Marumi ba ang inyong sapatos? O mabaho ba ang inyong sapatos? Pwes, meron ng solusyon sa inyong mga problema. Tumututang dito sa aking channel upang malaman ang mga proseso kung paano kaputiin ang inyong sapatos at para matanggal na rin ang mga maunyong mga tinga paa. Hello, good morning! So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng inyong puting sapatos. So first, kailangan muna natin ng isang powder. Pero mas prefer ko po na ito ang gagamitin na sabong panglaba. At of course, isang brush po. Opo. At saka itong Zonrox po na color violet po. Actually, hindi ito po ang ginagamit ko kasi hindi po siya masyadong matapang katulad niyan. Kasi naka-feeling ko parang nagba-blood. Yes. Nasusugatan po yung kamay ko. So, isang lalagyanan ng ating sabon. Ito po ay ilang taon na po. Hindi po. Chay lang po. So, ngayon, masimula na po tayo. Okay. So, first procedure is, lagyan muna natin ito ng malinis na tubig. Opo, ito na po. At lagyan po natin ng powder ang water. Ay, nako. Ito po ang ginagamit kong powder kasi po mura lang po siya. Tsaka promise, sobrang linis po ng sapatos ko. At katapos nyo pong lagay yung powder, lagay nyo, i-shake-shake mo ang water. Yeah. Tapos, lagyan nyo po ng Zonrox para po mas matanggal po yung yung dumi. So, mga tatlong patak. Sa, ano ba? Lo. Right. Lima na lang po natin. Or, five. Okay. Tapos, haluin po natin. Haluin. Apo. Tsaka, pagkatapos nyo pong haluin lahat, itong sapatos nyo po ay babasahin nyo po. Opo, babasahin nyo. Charan! Makikita naman po sa sapatos ko ng sobrang dumi po nyo. So, after po, yung basahin yung sapatos nyo, kunin nyo po yung, anong tawag ito? Basta ito. Itong dito din nilalagay. Tapos, lalagyan nyo po ng kaunti lang po. Kaunti po ng yung pinaghaluan nyo po. Yes, dito. At mas maganda if lagyan nyo po yung sa maduming part. Yan po. Dito po sa una. Dito po. At check. Ganun. Okay. Tapos nyo pong lagyan, kukuskusin nyo yun na po ng brush. Itong brush ko po, mas maganda po siya kasi po, matigas. Opo, matigas po. At siya rong matatanggal po talaga yung dumi.
kapag tinodo niyo po yung pagkus ko sa loob, eh, baka masira po yung sapatos ko. Ito po. Ganyan lang po yung kamay niyo sa loob upang yung mga germs po ay lumabas. O, ganyan niyo po. O, ito, lumabas na sila. Tsaka, dito po sa kasulok-sulokan po ng inyong sapatos, imasahe niyo po ng mabuti. Okay. Okay. Kapag tinignan niyo po itong sapatos ko, pagkatapos ko po siyang labahan, ito na po yung itsura niya. Medyo hindi pa siya masyado malinis para sa akin. Pero meron po akong isang technique po na i-share po sa inyo. Yung sekreto ko po kung bakit po naging sobrang puti po ng sapatos ko po. At turo ko pa sa inyo ay ito po ay maraming tissue. Opo. At ito pong tissue na po ay nilalagay nyo po sa babo ng sapatos. Ganito po, hindi pong gagawin. First, ay pitas-pitasin nyo po yung... Pitas-pitasin. Kumuha kayo ng isang part. Opo. Tsaka ilagay nyo po dito. Itapak. Ay! Itapak po. At pagkatapos nyo pong lagyan ng tissue, babasain nyo yun din po ulit. Ang purpose po nito ng tissue na ito ay sipsipin niyo po yung maruming part ng inyong sapatos at yung kasulok-sulokan po ng inyong sapatos ay sipsipin niyo po. Yes po, opo. Punuin niyo po to ng maraming tissue ang inyong sapatos. Para mas marami, mas maganda po yung kalalabasan po ng inyong sapatos kapag maraming tissue ang nilagay nyo sa inyong sapatos, of course. Taran! Nalagyan ko na po ng tissue po itong sapatos ko po. Opo. At maghihintay lang po tayo ng isang buong araw po na patuyin po itong sapatos ko po. Okay, dito po natin ilagay sa fish pan po. Lapit sa fish pan. Ay, fish pan po kami. Kapag maglalagay po kayo ng sapatos, siguraduhin nyo pong ganyan po ang so, pagkalagay nyo po sa sapatos para po yung tubig po ay lumabas po. Yes po. Para yung tubig po ay lumabas po sa yung sapatos. Okay. Hello. Kagatapos lang po ng 24 hours ng pagbibilad ko po ng sapatos ko po. At ito na po ang result po. Sa pagkakita nyo po, meron pong mga yulo-yulo na po yung tissue. Ayun po. Huwag ka dito, Ming. Say hi to my mimi. Yung yellow po na yan ay feeling ko po, yan po yung mga dumi na dumikit sa sapatos ko po. Opo. At ngayon, tatanggalin po natin yung tissue na nilagay ko po sa sapatos. Ito na po yung resulta ng ginawa natin kahapon. Thank you po for watching. I hope
meron po kayo natutunan at sana po yung mga techniques na sinabi ko po sa inyo ay i-apply nyo po. Kasi po wala naman po mawawala kapag tinay nyo po sa inyong bahay. And of course, for more videos, like, subscribe, and also follow me on, and for the Facebook account, just add me J Space Sun. Thank you po. Bye.